kaugnay sa pagpapakansela ng passport ng mga nadadawit sa pork barrel scam at pagbibigay ng immunity kay Janet Lim Napoles, sa makakapanayam natin si Justice Secretary Lila De Lima. Magandang umaga po, Secretary De Lima. Magandang umaga, Howie, Kara, at saka mga nanonood po sa programa nyo ngayon. Ma'am, ano ang inyong reaksyon sa pahayag ni na Senator Jinggoy Estrada at Revilla na tila masyadong premature ang inyong hakbang sa pagpapakansela ng kanilang passports dahil hindi pa raw tapos ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa kaso? Hindi naman po. Kaya nga po naisipan namin yan na humanap ng tamang basihan para siguraduhin na yung ating mga kinakasuhan ay mapapaharap sa proseso ng batas. Naisipan ho natin yan kaysa naman ho na by the time na talagang yung mga kaso po ay nasa sandigan bayan na ay ilan-ilan sa kanila o karamihan sa kanila ay baka wala na po sa atin. Alam nyo naman po na wala hong kapangyarihan ngayon ng DOJ na mag-issue ng HDO or WLO gawa nga ho ng TRO ng Supreme Court dun sa GMA case. Mm-mm. Yung TRO po ay still subsisting. On the other hand, hindi pa ho tayong pwedeng kumuha ng HDO from the Sandigan Bayan dahil wala pa nga ho yung kaso sa kanila. So ito po ay naisipan ho namin nung pinag-aralan ho namin yung Philippine Passport Act in relation to the pertinent provisions ng ating saligang batas, ay naisipan po namin na gawin ito para ipakita ho na determinado po kami na panagutin po yung mga may kinalaman o yung mga nasasangkot po dito sa usapin ng PDAF scam or PDAF Napoles scam. At nakita nga ho namin yung provision na yan sa Philippine Passport Act kasi ordinarily, ang alam ho ng karamihan, pwede lang hong mapa-cancel ang passport ay kapag fugitive from justice na po o kaya na-convict po o kaya yung tampered yung passport. Isang provision lang po yan ng Passport Act. There is another provision, yun na nga po, yung in the interest of national security, public safety, or public health, which is exactly the same phrases found in the Constitution as constituting restrictions or limitations on one's right to travel. At nung lalo ko pa hong pina-research at nalaman ho namin o nakita ho namin, although dati na ho yan na nandyan sa mga materials na yan at pinag-uusapan yan sa mga forum or fora on anti-corruption na ang graft and corruption po ay malaki ang connection sa usapin ng national security. That graft and corruption is actually a very serious national security concern. So ma'am, you don't think it's a big jump from corruption to national security? Kasi yung normal na perception sa national security is not usually connected to corruption. No? That is correct. Most people do not appreciate that. Most people hindi ho naiisip yan. Pero kung babasahin nga ho natin yung United Nations Convention Against Corruption and adopted din po sa national security policy ng ating bansa, ng ating gobyerno 2011 to 2016 national security policy of the Philippines ay napakaklaro po ng sinasabi dyan na dahil nga sa the seriousness ng problema o nung usapin or the threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice, and jeopardizing sustainable development and the rule of law. Kaya po, may direct and palpable connection between graft and corruption and national security. In very plain terms, Howie and Kara, kapag ho kasi ninanakawan ng kabanang bayan,
kapag ho kasi yung pera na dapat nakalaan o mapunta sa mga talagang tunay na dapat puntahan ng pera na yan ay hindi napupunta doon dahil napupunta po sa mga mandarambong, ay mas grabe po ang nagiging epekto. Dahil nga po, it causes disenchantment, it causes frustrations, discontentment among the people. Ika nga, yan ang, you know, poverty and disillusionment with government are the best reasons to recruit on the part of mga ating mga insurgents o yung mga rebel groups. Dahil nga po sa nakikita nila na grabe ang kahirapan. So sa mga rural areas ay imbes na makaasa sa gobyerno ay sumasama na lang sa mga insurgent groups. Isa po yan sa mga discussions tungkol dyan sa why we are saying that graft and corruption is very much related or impacts greatly on national security. Pero Secretary, kayo na rin po yung nagsabi noon na itong mga kinasuhan or sinampahan ng reklamo ay hindi pa sila yung lahat ng mga nirereklamo at mga sangkot dito nga sa sinasabing pork barrel scam issue. Hindi ba unfair naman? Yes. At nasi-single out itong tatlong senador na ito at yung mga kanilang mga staff na ngayon ay papakansilahin na kaagad yung kanilang pasaporte. Eh hindi pa naman tapos na maimbestigahan lahat itong issue na ito. Well, sila nga po yung nasa first batch. At alam nyo naman po na meron pang susunod na batch. At lalo and batches, we can say that. Kasi kahit halimbawa yung NBI ay wala nang mga subsequent batches after the second or third batches as the case may be, ay meron pa po tayong maaasahan ng mga iba pang makakasuhan dahil nga sa sinasagawa din na fact-finding or case build-up ng EAGC. Now, yung first batch po kasi ito, gusto po namin ipakita kaagad na nagiging seryoso po itong ginagawa namin na panagutin po yung mga plunderers o yung mga may kinalaman o sangkot dyan sa PDAF scam or Napoles scam. We are just trying to maximize or utilize all available mechanisms under our legal arsenal para ipakita na seryoso po tayo. Sinabi ho ng ating Pangulo nung kanyang speech sa FOCAP na dapat ho talagang panagutin yung mga mandarambong. Dapat ho siguraduhin natin na nandyan sila na humarap sa proseso na itinalaga ng ating legal and judicial system. So they happen to be the first batch, and we are convinced that we have strong evidence that the NBI has uncovered and has presented clear and convincing evidence before the Office of the Ombudsman. And sinisiguro lang ho namin ito. I'd rather be accused of being overzealous about the fulfillment of our mandate rather than being derelict or passive about it. Lalo na itong usapin po ng PDAF or Napoles scam ay talaga namang it has elicited a very high media attention and attention from the people. And tama nga lang yan. Yung sinasabi kanina ni, who was the earlier guest, Attorney Ramos. Attorney Ramos, na they will continue to monitor, they will continue to be vigilant about what is being done in so far as these cases are concerned. We welcome that very much. Hindi ho dapat ho talagang we continue natutukan itong usapin na ito para masiguro na they are made to account, they would be accordingly punished. Yeah. Secretary, kaugnay naman sa pinag-aaralang pagbibigay ng immunity kay Janet Linopoles, bakit hindi kayo pabor dito? Ang sinasabi ko lang ho sa usapin ng immunity is that dapat ho linawin muna po ng Senado, lalo na ng Senate Blue Ribbon Committee. Unang-una, are they minded to grant immunity? Number two, if so, anong klaseng immunity ang balak nilang ibigay? Kasi nga unang-una,
nung pinatawag nila o nag-issue sila ng subpoena kay Mrs. Napoles, dapat inisip na po nila yan. Maasahan kaya natin siyang magsalita o mag-cooperate kung wala tayong i-offer na immunity? Eh, yung abogada niya po, palagi na pong sinasabi na she will not allow her client to be exposed to self-incrimination. And sinasabi yung latest pronouncement ata, if I'm not mistaken, yung narinig ko, is that magsasalita lang daw itong si Mrs. Napoles in a proper forum. And they say that the proper forum is the Sandigan Bayan. So dapat, bago pa man nila naisipan na ipatawag si Mrs. Napoles, dapat alam na nila yan, na they cannot expect her to talk, let alone tell all, kung walang guarantee ng some kind of immunity. So, are they ready to do that? More fundamentally, is it within their powers to grant all kinds of immunity, whether it's transactional, testimonial, or whatever? And any type of immunity na pwedeng i-consider nila kay Mrs. Napoles, kailangan siguro maging conditional. Ibig sabihin, conditioned upon the fact na dapat ang kanyang sasabihin ay katotohanan, at pangalawa, ay yan ay kompleto, walang dagdag, walang bawas, etc. So yan lang ang sa akin, no? Kasi ano, papupuntahin lang nila doon, you know, photo ops lang ba yon? And mag-i-introduce lang siya ng sarili niya, kung sino siya. Siyempre, sasagutin niya yung mga preliminaries na yan. What is your name? Where do you live? What, et cetera, et cetera. Pero yung pinaka mga material na mga crucial na mga tanong, sasagutin ba niya? We very much doubt it. Kaya nga dapat pinag-isipan na muna yan bago siya pinatawag. So Secretary, sa tingin niyo wala tayong aasahan masyado dito sa November 7 hearing sa Senado, dahil yung mismong abogado na rin ni Janet Napoles nagsabi na gagamitin daw ni Napoles yung kanyang right against self-incrimination eh. Well, that actually remains to be seen, but that's it. Kung wala talagang offer of immunity, duda, malaki po ang duda natin na mayroong kabuluhan ang proceedings na yan sa Senate with her appearance. Maraming salamat po sa inyong oras, Justice Secretary Laila De Lima.